Maayong gabi sa inyong tanan. Ako di ay Sir Henry Baton, level 1 Synthers from Visayas State University. And today, maghatag ko health teaching. Ang topic is ang saktong pagsuot o paglabog sa face mask. Ako ni siyang na-choose or napili na topic na akong i-share sa inyo kay akong na-observahan niya sa itong household o mostly sa mga kanang people in our community nila isakto ang inang paggamit sa face mask o ang paglabog ni ini. Bago magsubulag atong formal na health teaching, akong i-aawag ang tanan sa pagtindog para sa pagampo. Dungan pa sa pagampo, let us put ourselves in the loving presence of the Lord as we say in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Heavenly Father in heaven, thank you for the infinite blessings you showered us every day, for the good health, for food, peace, safety, and security of our family and community. We usually thank you for this opportunity you have given us, being guarded here today, to learn and share your gift of knowledge to others. We are so much grateful for this good weather, making this self-teaching possible. Please send us your spirit and guidance and be with us all throughout this activity. May we be able to learn, grasp, and realize the root of this self-teaching to each one of us. Give us the courage and wisdom to educate others as well into what we will be learning for today. All this we ask in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. Should you have any questions now na pangutana, please feel free to interfere me during our discussion. Before the echo proceed sa atong formal na health teaching sa saktong pagsuot o paglabog sa face mask, ako lang sang i-introduce on sa ning COVID kung mamarig atong main purpose on why we are wearing face masks on this transmission and the underlying concepts of this COVID-19. Okay. So, let me present to you ang saktong pagsulot o paglabog sa face mask. Unsa ang COVID-19? Base sa Centers for Disease Control and Prevention 2021, ang COVID-19 kay isa ka sakit na gumikan sa SARS-CoV-2 virus. Pipila sa mga naaaning makasinati o ginos ng mga sintomas pareho sa ubo, hilanat, kakapoy sa lawas o pagwala sa panglasa. So, mostly sa mga feel ani nga mga symptoms kung naa kay COVID-19, mga primary symptoms kay kanang naa kay ubo, lantan pug ka o kanang murag kapoy yung imong panglawas o mawad-an ka og panglasa. Muni ang mga primary symptoms. Ang kasagaran kay mahiagom sa grabe nga pagkasakit pareha sa paglisod o ginhawa. Since ang target aning COVID-19 is our respiratory system at atong gininhawaan, sumalisod po ta o ginhawa. Kasagaran sa makasinati o grabe nga kasakit kay ang mga idaran, burod o katong mga naanagdaan ni pamati sa lawas. So usually ang mga comorbidities, malis na ang mga elderlies, mga older adults, 65 years old above, mga pregnant women, and kanang mga naanaday mga mipamati lawas like mga diabetic people na mga cardiovascular diseases na mga tao, mga diagnosed for these diseases. So sila kanang mga usually na makasinati o mga grabe na mga sintomas sa COVID-19 kay mas lower down naman ng ilang immune system sa ilang body. Okay. Karon, giun sa pagkalat sa COVID-19. So, ang COVID-19 mukalat gikan sa tao, pati ato sa lain, pinaagi sa mga droplet. Plastic sa laway na adunay virus, gikan sa gininhawaan. Ang mga droplet mukalat sa hangin kung ang tao muubo, sigma, istorya, siyagit, o mukanta. O kinisiya mo tugpa sa baba o ilong sa laing tao na doon nimo o ilakining magunitan. So, ang COVID-19 says, mo-target na siya using our respiratory system. So, iyan transmission using our liquid, mga body fluids. Like, pero ang mas grabe na transmission niya is using our saliva, ang atong mga laway. So, that is why we are wearing face masks. So, the face mask, we are communicating to other people that is outside, that is not within our family because kanang
we do not know kanang if in during our interaction na ay mga laway nga mag kanang magdagbot na ni mga talisik from you nga pwede ka like assuming career ka pwede ka maka-impact sa laing nga tao. So that is why importante dito talaga ang face mask para ma-contain ang spread sa virus. Okay. Next, unsa ang face mask? So, tingnan ato nang sabsabdan ko unsa ang face mask. Ang face mask kay sakot na isulod sa ilong o baba ang mga tabunan o kini makalikay sa pagsimhot o mga delikado na butang sama sa bacteria o viruses gikan sa magkadilay-laying tao. Ang face mask, mura siya o kanang protective equipment nato that we can, na pwede na ito sulutol na para makalikay ta for being infected from the carrier. So, dili lang siya for the viruses, the COVID-19, but also mga pathogens, mga bacteria that we cannot see using our naked eyes. So, that is how kanang useful the face mask is to our body. Kaintindi lang ta? Yes, ma'am. Okay. This is from Cambridge University Press 2021. Karon atong sabtan nganong kinahanglan man ang kining face mask. So, ang face mask ay simple nga babag aron malikayan ang pagkalat sa mga droplet o what I mentioned earlier, babag ni siya, barrier ni siya para dili mo kalat ang imong likido kung we are communicating to other people, right? So, muna siya, gikan sa akong gininhawaan sa itong respiratory system. Base sa mga pagtuon, kinisiya makamilos sa pagkalat sa mga tasik sa laway, kung suluton, o tarong na matabunan ng ilong o baba. So, ang face mask, makatabang mo siya sa ato pag contain sa virus, infection, kung tarong po na itong pagkasulot. If dili po tarong ang pagkasulot, ibig sabihin, wa po'y gamit. Wala po'y kapasiya na anang makakuan sa atong body makaprotect. Okay. Hindi po da effective, right? Okay. Okay, so naamoy mga pangutana sa atong introduction. Hapyaw nga information about face mask. Wala, ma'am? Kapaititigara po, ma'am. Okay, so karon move forward na ta sa atong body, sa atong pinaka-core, sa atong healthy shape. Kung saon ang saktong pagsulot sa face mask. Ready na mo? Yes. Ready. Base sa DOH, Department of Health 2020, kini ang proseso sa pagsulot sa face mask. Isunod ang LPT-GIB o lipat sa gabay na ikaliligtas ng buhay. So, please recite together with me. LPTGIB. Lipat sa gabay na ikaliligtas ng buhay. So, kinis niya nga LPTGIB, ma'am, mga ma'am, paano siya? Mnemonic ni siya. Muna akong gihimo nga shorter term. Ako ni siya ni-choose na mnemonic na at ako yata sa inyo para long term ang effect ani sa inyo niya. Maritin yung information po. So, L, limbyuha usa ang imong kamot. So, usa nimo puliton ang wala pa nagamit nga mask, hinluis sa ang imong kamot gamit ang alcohol o sabon o tubig. So, na akong ari ka ng alcohol. So, karon wala na ko gi focus ang proper hand hygiene, pero akong i-demonstrate karon sa inyo ang proper hand hygiene. Assuming na lang ang kinisiya soap. I have a soap and water with me that I here, kanan, but I will just use an alcohol. But pwede put alcohol hand rub na base na mga paan. Sige, so, butang ko sa akong palms of alcohol, so wash my palms. And then scrub ang finger, interlace, scrub ang nails, base of the thumb, and then ang wrist. So, nakuha lang. Yes. So, I need to kuan otro na po, please. Okay. So, mabutang ka o gina soap and soap sa imo or alcohol sa imo hand. Scrub din mo ang finger.
And after scrubbing the finger, interlace nimo. Tapos, scrub each nails, base of the thumb, at least 30 seconds, pwede rin siya, and then wash your wrist. Okay, so nakuha na naman? Yes. Okay, ma'am, I may I request you, ma'am, to demonstrate? Okay, ma'am. Have a return demonstration. Okay, ma'am. First, we are going to rub the palm. Then, scrub the fingers. Then interlace, then scrub the nails, then thumb, rub the thumb, then the wrist, then rinse with water if it is soap. Yes. Okay, thank you so much, ma'am. That is correct. And how about you, ma'am? Would you like to give a try? Yes. Sige. Okay, first is, we have here the soap, and rub it and make a letter. And then next is rub the finger. Mm-hmm. And then next, interlace the finger. And then after that, rub your nails. And then the other side. And after that, the base of your thumb. Mm-hmm. And on the other thumb. And finally, your wrist. Okay, am I right? Yes, am I doing yes. Correct. So okay. All of you are correct, ma'am. Correct mo na lang, ma'am. Salamat kay inyong nakuha tayo ng information. Karon, ang sisunod sa L? P. P. Ang saka ang P. So, P, unita o pag-observar. Unita ang mask o tanawa o naabay mga bangag o isi-isik. So, na ako'y mask nga rin. So, dito na ko ang mask. So, mask. Pag akong kita, kung na ba yung mga gisi-gisi or mga bangag. So, as you can observe, wala na akong itouch yung din na part, diba? Kaya wala siya gi-considered na sterile part. Kining imong string, wala yung considered nga non-sterile. Kaya mo man ang gunitan ngayon sa mga tao pag kuha sa mask. Wala siya ang mga strings. So, you check out after you pagkuha, i-check niyo mo kung may mga gisi-gisi. Kaya kung na-ay gisi, di siya pwede gamiton. Okay? And ineffective na siya. Wala na ikapas na mo tabang para sa imong body. So, after this, tultula ang ibabaw. Pangitaan ang bangin o gamita ang metal isip imong timailhan. So, pakapit ka nga na yung muraog ka ng harding heat and ang gahi na murag mo curve. Yes. Muli siya ang imong ibabaw. Muli timailhan na muli imong babaw. So, imong nang tultulo din higunitan imong i-curve magamay para murag imong timailhan. So, kung nangutana mo nga nga nung akong higunitan niya, hindi akong dimension ganyan nga, dapat din higunitan, di ba? Pwede ni siya higunitan din niya, hindi lang ang part sa babaw, kaya nag-hand wash naman. Pero kayong inner, hindi ko na siya pwede higunitan. Okay, nakuha lang? Yes. Okay. Sunod, gawas ang na-eye color na bahin. So, makita ko blue o white, di ba? Ang color is ang blue, so dapat naaralin siya sa gawas. Muna yung imong gawas sa tingin, muna yung gawas, muna yung imong sulod. Ibutang o ipahiangay. Ibutang ang mask sa imong nawong. Siguro ang naas ibabaw ang bahin na ay metal o iduot kini nga mulma sa imong ilong. Okay, so akong ibutangan ni. So ako iduot. Akong ipahaom nga mo same siya nga mulma sa akong ilong. O sa akong ilong. So pagkauman ana, biraha ang tumoy. So, biraha na po ang tumoy na mataburan ang akong ilong ba-ba o suwang. So, dapat kini imong lower face din niya. Dapat mataburan siya. Dapat i-make sure siya din yun na mataburan ang iyong lower part in sa face. Yung tabo na lang ha. So, na ay ibang instances na akong makitaan na kaya for example, na ay akong na-observahan niya sa atong community na ang ilang pagbutang sa mask, ingana lang. So this, ibig ko sa akin, makita talingan ng mga older adults, mga middle-aged adults. So dili na siya pwede. Dapat hindi itong ipahaong nga sa inyong ilong o inyong birahog nga rin. So
gusto mo ni siya proper nga pagsuot o face mask. Okay, mag-recap tao sa to ang saktong pagsuot sa face mask. Demonic, L-E-T-G-I-B. Ang L, lipyuhagamot. Ang P, punita ang face mask. O pag, observar kung na ay mga bubo o bago o gisi-gisi. Okay. L, T, tultula. Tultula ang ibabaw. Unsa man yung sabtan ng ibabaw siya na ay hard metal. Metal. G, igawas. Igawas color ay bahay na color. Tapos ang I, ipahiangay. Ipahiangay sa imong ilong o ipahaog nga mo pare nga parehas nga mo i-press sa imong nose nga mo feel at mo fit sa imong nose. Tapos ang last is B, biraha ang tumoy. Biraha ang tumoy nga mo cover sa imong nose, imong mouth, at imong chin. Okay, very good. Okay, so karon di mo rag nakasabot na matanan sa mnemonic, so mag-request ko sa inyo, usa sa inyo nga ni volunteer to return demonstrate ang saktong pagsulod sa face mask ang proseso. Okay, ikaw na lang ma-view mo naman si okay. Sige, ang sa'yo na. L. O sa may L? Review ang kamot. Sige. L. P. Punita ang face mask. Tapos, o sa may mong obserbahan? Mag-observe kung na ay buho or bangag or like gisi-gisi. Okay. Sunod. T. Oh, sasamahan. Tultula if na ay mga hard, ang hard metal, asawa na siya. Nasa ibabaw. Okay. Tultula ang ibabaw. Next is G. So, igawas ang na ay color. Na bahin. Na bahin. Ang sunod. Next is I, which is ipahiangay o so, ipahaong ang so, face mask. Okay. Next is D. Biraha ang tumoy, which is this one. Biraha para ma-cover ang nose, ang mouth, and then ang cheek. Okay. See. Correct. Okay, ma'am, pwede ka na po ma-request na mo return demonstrate po? Yes, ma'am. Okay. I will try. Sa iyo na, ma'am. L. Limpiyuhan ang kamot. Tapos, letter P. Punita ang face mask. Tapos, then, letter. Letter. Observar ang. Observaran pa kung naabay mga bobo o mga isi-isi. Or isi-isi kaya hindi pwede gamiton. Yung sunod. T. Tultula ang ibabaw. So, kini nga part sa ibabaw na ay hard metal. So, mo etong tultula. Then, sunod is G, igawas ang kanang na ay color nga bahin. Ang sunod is letter I, ipahaom o ipahiangay sa nawong. Kanang ma-fit sa inyong ilong. Okay. Sige, ma'am. Ako man ito, ma'am. And then, the last is letter B, biraha ang tumoy. Okay. Tapos, ipit. Okay, ma'am. So, it is correct. So, kailangan din ang tumoy para cover tanan ang imong nose, ang imong mouth, o yung imong chin. Okay. Thank you. That is correct. Okay. So, correct mong tanan sa ato baritone demonstration sa sakong pagsulod sa face mask. LPTGIB. So, please remember that kay naatay question and answer portion unya. So, na-question ko about ani. Okay? Okay, ma'am. Okay, thank you so much. Okay, for our next slide is all about unsaon paglabog sa
face mask. Base sa DOH 2020, kinimao ang insakto nga proseso sa paglabog sa face mask. So, natay duha nga face mask. Duha ka type sa face mask. Kini ang disposable face mask. Under disposable face mask are surgical or medical face mask. Mo ng mga KN95, pagkatong blue na atong gi-sample ganina. O ang fabric or cloth mask. Mo na sila ang mga tela lang, mga hindi mo lang mga DIY lang sa itong mga dressmaker. Right? Mm-hmm. Okay. So, muna siya ang two types of face mask. So, what are two types of face mask? Medical mask and fabric or cloth mask. Okay. So, for now, atong focus is on saong paglabog disposal of medical mask. So, nakapansin mo kanina ang saktong pagsunod, di ba? Sa medical mask o sa fabric mask ang ganina. Diba? Atong hindi ko ang ganina. Mm-hmm. Pero ang ato lang yung sample is ang medical mask. Pero same na siya sa fabric o medical mask. Karon disposal na po paglabog sa medical mask. Okay. So, humay pa gamit, hubuo ang mask o tantanga ang hikot sa likod sa dunggan. Siguro ang mga sa paghubo, iniini layo sa imong nawong o sanina ang mask. So, kung magtanggal na to sa mask, everybody, dapat magtanggal na to kini distress ng atong gunitan. Dili dapat ang gunitan ang gawas if that part is considered contaminated. Mm-hmm. So, please repeat after me. Contaminated. Contaminated means muna siya ang na-exposed to our external environment na we don't know nalang ang mga pathogens, ang mga bacteria and viruses including the COVID-19. So, dapat diligid na siya, gunitan, only the strings behind our ears, naman siya ang nagbitay, ang nasa dito. So, dapat sa paghubo, dapat atong siguroon nga dili siya mo touch, di siya mo ka nang mo pilit, or dili siya dapat kasabod sa atong sanina. Ha? One stroke only. Paghubo na to, tanggal, labog dahil sa basurahan. Kung what ni basurahan, pwede ka ng mga plastic bags, or mga yana, pwede ka na lang atong gamiton. Okay? Okay, ma'am. Okay. So, ayaw itog sunod. Ayaw itugot nga masabot ang bisan unsa nga party sa mask din ha sa imong sanina. Yung mga to. Likayi ang paghikap sa mga kontaminado nga bahin sa mask sama sa gawas niini. Diba? Ako yun mm-hmm. ha? Ilabog ang mask sa siradong nga basurahan human nimo kinigamita. Hiloy ang kamot human labog sa mask gamit ang sabon o tubig o alcohol. So, mag-demonstrate na karon. So, muna akong mask, right? Muna akong mask, ani. So, butang, ipahiangal, o biraha ang tumoy. Karon sa pagtanggal, dinin ni mo, assume lang nato ang kinis nga mask, contaminated na kini nga part. Okay, so paghubo ani one stroke only, pwede usa lang, and then pwede duha. Okay, sa duha, ingan na ang pagtanggal, and then imong inaon, and then dispose sa basurahan. Ang pag-usa naman po, ingan na, and then labo sa basurahan. Dapat wala mo touch, di siya mo touch sa imong sanina, o di po di mo ibalik, di ba? Pagtanggalin mo, imo bang isuot, balik na po. Dapat lilingan at dapat one stroke only lang. Nakagets ka, mingitanan? Yes, ma'am. Okay. So, mo to siya ay sample nga paglabog sa face mask. So, pwede ko mo volunteer sa inyong duha, sa pag-return demo ani, si ikaw sa una, ma'am. Sa imong ear, imong gunitan ang string, tapos
Hanggang doon. Tapos then, sila po. Sugaron, tapos i-dispose sa trash can kung may trash na kumuha sa plastic. Okay, ma'am. Correct na to, ma'am. So, ikaw na po, ma'am, karon. Okay. Saan pagtanggal? Narani mo kung sa imo gamitin, it's either usa ka kamot or duha. So for me, mas comfortable na ako kung duha ka finger aho gamiton. Sige po, ira mo na siya, ma'am. Okay. Yeah. Then hold. Asa mo naman siya ira hold? Sa trash can, kung may trash can, you look for any plastic. Mm-hmm. And also, kailangan din mo sabon sa imong hair or imong clothes or ganun. Okay, so correct ang tanan ato nga atong pag-demonstrate. Karon para sa fabric or cloth mask na po. Diba, ganina is medical mask. Karon fabric or cloth mask. Sakto ay same ragud siya sa medical mask, pero ato lang siya i-highlight po din ni. Okay? Please read, may I request mapag-read. Lipyuhi ang kamot bago tangtangon ang mask. Okay, please stop. So, o sa inyo kay, hindi ani? Ay, maghugas na sa kamot. O, di ba, same ra sa? Bago tangtangon ang procedure sa medical mask. Sunod, tangtangon sa ang bitayan hindi sa imong dugan. Okay? Kung ang imuhang fabric mask, dili hugaw o basa o plano ni mong gamitin pa kini, ibutang kini sa limpyo na plastic nga sudanan. Kung imuha na kini suloton balik, gunita lang ang bitayan sa dugan pagbuha. Limpyuhi ang kamot kahuman kuha sa mask. Okay, so salamat sa inyong pagbasa. Okay lang, ay hindi lang mamuno. Yes, okay, ma'am. So ato i-demonstrate karon ang saktong pagtangtang sa fabric or cloth mask. So na ako'y kanang sample din na fabric or cloth mask, so kini mo ni siya. So limpihi sa ang kamot bag-o tangtangon ang mask. So for example, ako lang sana siyang ibutang sa akong naong, no? So ibutang same sa medical mask. So ipahiamay lang. Aroy, usay una, limpihi ang kamot. Okay. So kana, assuming gunungan niya nag-hygiene ako. Scrub your nails and then your thumbs. Sunod, press your wrist. Okay, so tapos na mag-hugas sa kamot. Sunod, nagtama o sa ambitayan ni ini sa imong? Dunggan. So, same rin hapon, pwede 1, pwede 2. Okay, so mag-tura ko kayo comfortable, mansab ko sa 2. So, kana. So, karon, kung ang imong fabric mask dili hugaw o basa o plano ni mong gamitin pa kini, ibutang kini sa limpyo nga plastic kay kini di man siya disposable. So kung dili mo gamiton, pwede ra mo siya tagoon. Okay. Natay sample dili nga plastic bag, Ziploc ni. Pwede pud kay mga plastic lang usually dili na katong naigulitan nga duha, pwede ra pud ta gamiton, no? So ato abihan. So pag sunod na to, di na to i-touch ni siya nga rin na parking. This is considered contaminated. Okay, contaminated. So same ra po siya sa medical mask. So abrihan na rin mo yung ziplock and then i-wear siya to slide yan to. Slide na rin mo. Tapos, close. Kala ba siya, ma'am? Yes, na in ng gitanggal din na pwede gamitin within that day. Yan na labansa. Oo. Kung ganun siya, kung yung muna tanggalon, hindi mo siya pwede gamitin. Misa pagka nang di siya disposable, kay hugaw naman ni siya. So, labhan lang kung sa imo, bago ni mo. Gamitin doon ba pero? Type, okay, muna siya. So, karon kung imong suotod balik, guniti lang ang bitayan sa dunggan pagkuha. Kung plano po ni mo nga isuot ng balik, assuming nga, labhan ni siya, no? Labhan na. Isulod na ni mo sublanan. So, pag-huha ni mo, dapat, para dili po ma, kay-sterile mo na siya dihang apart, ito nga, ay baong inugas ni labhan, dapat kinira nga, isterile yan. Oo, dili, ginigyan din yung gulitan. Okay, naintindihan lang?
Okay. So, muna to, mura po to ang atong ni Apamins kasi niya pagsunod. So, kahuman pagkuha sa mask, sa ato lang ibalik yan. So, kahuman pagkuha sa mask, mag-perform niya po taog, hand hygiene. Okay? Before and after magsunod ang mask, dapat mag-perform. Limpyo. Oh, limpihan ang kamot. Dapat malimpyo o kamot bag o mag suot ang mask o kahuman. Pagtanggal sa mask. Okay, yes. So, muna to siya. Naipangta na? Nine. For me, ma'am. Nakapagpangta na, ma'am. Oh, yes po. Kung ito bang medical mask, pwede ka ito gamitin, ma'am, pag utro? Ah, okay, ma'am. So, that is a very good question. So, muna siya yung mga wrong, mga binuhata nato ni sa atong within our household, sa Heidi ba po. And then sa community, mga tao, muna akong mga naobserbaran niya, ang disposable mask, ilang labhan, tapos gamitin otro. So that is very wrong po. Kasi based on researches, ma'am, based on validated researches, kaya siya, kung mabasa, mamoist, ma-less na iyang efficacy, tapos kay ma-alter man ang iyang filter. Ang filter, mo to siya ang mo barrier, the service barrier sa atong, from our body to the external environment. Okay? So, kana siya, kung mabasa na siya, wala na siya kapas na mutabang to filter the air that we breathe. Right? So, muna siya nga, ang disposable mask, kung ano itawag siya na disposable, kay i-dispose lang siya. Kausa lang siya gamiton, hindi siya po dilaban. Atong unya, atong i-stress na ni ang ibang additional na information about ni nga mga concepts, okay? Okay, so, okay, muna siya nga kanang dili dito talaga dapat ganang gamiton, balik, or labhan ang mga disposable face mask. Muna nga usual na atong masakit anahi mga fabric mask o that is the reason also nga akong i-appeal ang fabric mask kaya okay. Mamali siya ang usual na gamitin sa mga tao anahi. Kaya uba nang kailang labhan kayo para magamit pa para makasave magulo sila sa kwarta dahil sige palit. Oo. Mo lagi na siya mga problem. Pero mo lagi pagpalit ng medical mask fabric mas. Para magpalitan, ano ma'am, para pwede siya labahay. Oo, ma'am. Yes, kaya lang fabric ang ganyan ko. Okay. Mora mong gap po, ma'am, makaprotect mo po na siya, ma'am. Though less, lesser efficacy, pero at least na kay barrier sa imong mouth, sa imong nose. Mas asa man ay mas effective, ano. Kana yung, kana dyan talaga yung medical mask, ma'am. Kaya naman siya filter. Okay. So, muna siya, ma'am. Yes po. Moto atong mistress ganyan mo nga mag-save. Moto pwede ang mga tao mo resort to fabric mask kay pero mo gihapon na siya nga istorya. So, pero kung dati mga financial stability nga mapalit og aka nang medical mask, pwede ra ta mo mas nice mo gud mo invest sa og money for our health, right? Yes. Okay. So that is correct. Health is well. Okay, muna siya ang saktong pagtangtang sa fabric or cloth mask. Sunod, ang saktong paghugas or labas sa fabric or cloth mask. So, ako po na siyang i-abdol sa atong discussion for today kay naiuban niya mga tao na dili insakto ilang paglaba o paghugas aning mga kaning fabric mask. Okay. Okay, ma'am. So, please read the first line. Hugasin ang fabric mask, gamitin kinyo ang sabon o init na tubig. Makausa sa usa ka adlaw. Oh, so ang fabric mask kanang dili lang talaga ang usual nga tubig ang gamiton, kanang mura og kanang lukewarm, ang atong gamiton nganhi kay para mamatay jud talaga ang mga germs, bacteria like mga siya. Gamit pud ta og sabon pod. Okay? Kaduha please. Kung dili posible na hugasan ang mask sa init na tubig, gamit og sabon og tubig sa paghugas niini. Isunod ang pagbukal niini sa init na tubig sulod sa usa ka minuto. Pwede pud nato siya ma'am kung dili nato posible nga kung watay init ka tubig ni laay ta og init nga tubig, pwede ta kanang maghugas og usual nga tubig la og sabon niya sa pinakala sa bus talaga nato nga
mag-break ka ng i-sure na wala na talaga germs, pwede na ito siya ipabuka lang sa tubig for 1 minute. Like, same sa itong utensils, diba? Kasi mawala ang bacteria at itong ibabukalan. So, yun nga lang siya. Sterilize mo siya. Bali, kaya para mapatay yung talaga itong bacteria. So, yun natin pangunta na. Nice for me, ma'am. Okay. So, akong i-stress po nga rin ko, may muta na po, hey, ma'am, kung saan paglaba sa face mask, ang usual lagod nga paglaba nga, kuropos alam. So, mura na siya, walay ka ng special nga paglaba. Basta kailabhanin mo so, using soap. Pwede nga pumbrasan. Pwede nga pumbrasan niya, mabukalan, para ma-sterilize niya bali. So, moto siya ang atong second part sa atong discussion. So, unsa to ang una, nag-discuss about sa saktong pag-dispose na sa face mask. Sa medical o sa fabric. Okay. Tapos, ang sunod? Ang sunod sa paglaba na sa fabric. Cloth mask. Okay, so very good. So, karon iba na po na itong highlight. So, lain na po ni siya. So, kini, ang next light is his breed. Ang mga angay buhaton o dili angay buhaton sa face mask. So, mga angay buhaton, the do and don'ts of face mask. So, ang mga angay buhaton sa face mask. Okay. Suota ang mask, tabuni ang ilong o baba aron malikayan ang pagtakot o makatakot sa COVID-19. So, mura o bay lang iyang idea sa proseso sa face mask, pero iba ang iyang concepts. Pamati lang ihapon tayo niya kay na iba nga mga concept na wala gitackle earlier. O, munang, dili sa pinakaunang, dili nga slide, ang dimension is, dapat matabunan ang imong mouth, ang imong nose, ang imong chin. Dapat dili ka tumwa niya gibira kaya dito to siya grama or very round yun talaga kasi dapat matabunan yung imong face la lower face ni mo. Next, pagsuot og mask sa mga papublikong lugar diin makauban ka og mga tao nga dili ni mo kaila og kauban sa paniwalay. Buhat na kinilabi na og naaka sa sirado nga lugar og lisod ang pagbuhat sa 6 ka metro nga distansya. Okay, ma'am, sa pwede ko ma-please explain or can I explain kung usay mo intindihan ani nga idea. So, for me, ma'am, ang pagkaitindi is mag-observe ta sa social distancing. Especially kung nata sa mga pampublikong lugar na diin watakasabot kung sige sa itong mga kahabit na kahalubino. So, moto, kailangan i-observe ang 6 meters nga distance away from each other. Okay, so correct, ma'am. Correcto siya. So, kung lisod ta nga mag-observe 6 meters na distance, dapat yung ta mag-face mask. Okay. Pero kung muna yung mga punta na po nga, ma'am, okay ra, 6 meters nga di na face mask, always wear your face mask. Okay. Sunod, pagsulot og tarong sa mask para dugang protection. So, ang katong tarong ng mask, katong imong ipakod mas ang ilo, o binangunin mo ang tumoy, right? Kay, para na ay protection. Kay, walay kapas ang protection sa mask kung dili po tarong ang imong ka? Sulot. Sunod, kung tugnaw ang panahon, pagsulot ni hapon og mask, ihutang kini sa imong ilawong sa imong mga laing sakot sa nawong or sa liog. So, as you can see the picture, so, kaintindi lang sa tanan? Yes, ma'am. Okay. Pag anda mo extra o lain na mask, arong pagkuli sa nabasa ng mga mask, gikan sa imong gininhawaan o ulan. So, muna akong i-stress ka po sa inyo nga dapat i-remind sa inyo yung kaugalingon nga dapat na amoy extra ng mask sa inyo. O dapat po nakasood niyo siya sa ziplock, di ba? Okay, ma'am, na kay question, ma'am. So, kanang pila ka hours or kanang a day masulot sa mask or so, anyway, napanasyon ka ng specific lang nga time or you can wear it all day. So yeah. Wala ka na specific time ang mask, ma'am, basta if you can feel nga moist na siya, basa na siya, mm-hmm. is the time that
kailangan din siya i-change. Kaya wala na siya kanang the power or wala na siya filter. Wala na siya kanang di na siya quick, di siya effective mag-resolve. So, dapat din siya kulihan na. Okay. So, muna, the same as well sa fabric mask. Kung mabasa ang fabric mask sa ulan o sa imo mga balhas, dapat na siya kulihan. Okay. So, muna siya nga. Dapat din natin extra mga mask sa ato o pati kung plastic. Kung may mabasa naman. Alcohol. Or alcohol. Mulakaw. Mm-hmm. Very good muna siya, ma'am. Taguhi ang mga nabasa na pwede pagamitin na mask sa plastic bag, bag o kini labhan. So like for example sa fabric mask kay dili man kung dili man na nimo ilabog kay magamit reusable man na siya, di ba? So pwede na to siya ibutang sa plastic bag like in ani kay ato mo na siya magamit niya. Labhan lang nato para magamit balik. Okay? Kini mga dili angay buhaton, the don't of wearing face mask. Pagbutang sa mask sa liob o sa agtang, kana bila pwede. Very wrong na siya kay kung ano yung hugaw na siya, so dapat din dyan siya ibutang sa ang sa inyong parts. So, hindi na lang mo. Bawa ba magmukha o no? Dili dyan dapat tingari nila. Dapat tanggalon talaga ang yes, ma'am. Tanggalon dyan talaga ni mo ang face mask, ma'am. Tanggalon mo face mask. Muna, dapat na ako yung mga ziplock or mga plastic. Dito na ninyo ibutang yung kasuot na nabugin nyo. Balik. Mo talaga na siya ang proper, ma'am. Mupo na yung mga assumptions, mga wrong na mga binuhatan sa mga tao karon kay butang sa obos kay kung ano magtanggal-tanggal ko na o mamulay kapoy kung parang nasa imong health. Okay. So, muna siya. Napuibuan yung bitay rangari ang mask. So, that is also wrong. Ibutang niyo sa imong ziplock or kung sa plastic kung di man may mga white ziplock. Sunod, pagbunit sa gawas ng party sa mask, kung kinidili malikayan, siguro ang hilo idayon ang kamot gamit ang sabot o tubig. So, muna siya. Okay, naintindihan lang? Yes. Like, bayad na siya nga. Di ano. Pagsuot balik sa dikda sa medical or disposable face mask, kahumani mo gamit. So, the don't siya ay mo kalibong. So, ibig sabihin, ano niya nga slide, dili dapat isuot balik ang medical disposable face mask. Kausa lang talaga siya. Kausa lang talaga siya gamitin. Sunod, paglaba o paghinlo sa medical surgical disposable face mask, gamit ang alcohol. Okay, so na-observe, ako pa rin siya ni-appelin niya na may kumpong mga studies ani kay usually sa ato nga ni kung di malabhan o tubig, isprihan lang ang alcohol. May una, ay, hindi ko na rin kailan ng alcohol, lamatay ng germs. No, imo lang gilasin ang efficacy ana sa imong mask. Nabasa na siya. Ang iyong filter, di na kaayo like effective. So, dapat gayo, di niyo mo bas on. It's either water or labi na sa alcohol, kinaan siya mga chemicals na pwede mo alter sa filter. Right? Yes, okay, yes, so naintindihan na nato. Yes, yes. So, mga dili ay bottle sa face mask. Sa una, first. Paglaba o paghinlo sa medical. Face mask gamit ang alcohol. Uh-oh. Oh, tapos dapat din siya gamitin sa liog. Sa chin. Or diri sa agtang. Kung mukhaon ta, asa mo na pinutang. So, plastic. Ang tanggal sa plastic. Punta na natin sa plastic. Hindi na pwede gamitin. Kay, contaminated naman. Pwede pa. Makuha na po gaglaan. Yan naman kay extra mga face mask. Yan naman kay dang extra mga face mask. Pwede na pwede mo gamitin. Wala po na ito. Tapos, pagunit. Pagunit sa contaminated na part ng pwede. Okay. So, muna to siya. So, we are done. Muna to sa atong discussion. Napatibong tana? Not for me, ma'am. Na naman. I'm satisfied. It is already clarified. Okay, ma'am. So, karoon natay another activity. Case-to-case scenario para ma-apply ninyo ang inyong nabawaan. Okay. Sige, ma'am. Please read. You're going out with your friends for a hiking and decided to wear a fabric or cloth mask.
Instead, for you are comfortable wearing this. Upon preparing your things, you heard in the news that tomorrow will be very hot, and you realize to bring extra clothes, towel, personal necessities, and warm water with you. The next morning, you are contemplating, what is this thing you forgot to bring given the COVID-19 cases in your okay, ma'am, so, naiintindihan lang? Yes. Yes. Hindi na pwede. Okay, na delay translate to Bisaya. Okay, yes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Understandable. Okay, ma'am, so, unsa man imo answer din ni ma'am sa ato first scenario? So, I think she forgot to bring the extra face mask together with the alcohol na nakasuod sa ziplock. Okay, or pwede plastic. Or kung walang ziplock, so bisag silupin na lang or plastic. Mm-hmm. Ikaw, ma'am, same po lang yung thoughts? Yes. Okay, so next. You're walking in the street and the rain suddenly poured heavily. Now you are wet and your mask is also wet. What will be the first action you should do before removing your face mask? Wash your hands. Okay, yes. That's correct. Dapat maghugas yun talaga ta o kamot before natanggawin ang ato face mask. Now, assuming you already wash your hands, following the guidelines discussed, how should you remove the mask? You remove the mask, it's either, go ahead. So, you're going to remove the mask, it's either, we didn't know, gamit ang usan ni mo kakamot, or, kung mas comfortable ka, so gamit ni mo ang iyong kakamot, so pagpuha sa string behind your ears. Okay. So what things without will you touching your clothes and everything in your body? Okay, ma'am. So mm-hmm. Ano to ang ato i-consider upon removing it ha? Dapat wala dyan din siya mo pili sa ato different body parts or sa ato yes. Mga sanina. Kina-answer na to ang following question. Please read. At the comfort room, while you are washing your hands, you accidentally splash water in your fabric mask. You remove it from your face and realize it can still be used. What will you do on the mask then? Okay, I will do, I put it on this ziplock or plastic and then wash it. Okay, so same. Yes, ma'am. So, ano, ilalagay natin sa ziplock. Or cellophane or the plastic. Oh, tapos lamahan. Okay, so very good. Oh, correct with the ma'am. So, in my own understanding, I think, ang pag-touch sa outside na part sa atong mask. Okay, and siya ang wrong action. Yes. So, si ma'am na po, so what could you have done to stop this problem from rising in the future? So, para di rin ka magsigi touch it imo sa outside na part sa imo mask. So, I think nga you will wear a mask that fit to your face. So, dili ka itong too large. Not also too small for you, but it should fit perfectly your face. Okay, ma'am, so that is correct. So all of you are correct. Thank you very much sa inyong mga answers nga very always correct. All? Yeah, so mo na siya, ma'am. So this will be the end. Okay. So thank you. So this will be the end. Before I will give my message of thanks, I prepare a certificate of our participation here. So this is to certify that Selena Silibaton has actively participated in ASAP kung pagsulot o paglabog o face mask health teaching this first day of July 2021. Signed by yours truly, Selena Silibaton, BACBS N1 student clerk. Okay, salamat sa inyong tanan. Thank you so much for your time.
participation effort for being my participant for today's self-teaching. So I hope you learned something for today, and I hope you will share this knowledge to other people as well as educate them. Thank you very much. So just a recap po sa itong atong title sa itong self-teaching sa itong pagsulot at paglabas sa face mask. Okay, thank you so much. I hope you learned something for today. Thank you all. This is me again, Rosen Hayan Sibatan, Level 1 Sisters from the Tri-State University.